So yun guys, bali magbibigay tayo ng tips or idea kung paano i-share screen or mirroring yung cellphone through laptop para sa mahilig din mag-gaming or mag-live stream. So magbibigay tayo ng dalawang tips para makatulong para sa mga nag-live stream diyan. Para makatulong sa inyo to. Then ito guys, papakita natin ngayon kung paano yung gamitin yung HTTP tsaka yung isang a power mirror. Bali dalawa siya, parang dalawang, yung isa naman yung a power mirror, ano siya, bali kailangan meron naka-install na apps na sa PC tsaka sa cellphone. Yung isa naman kahit sa phone lang. Then papakita natin ngayon guys. So tignan natin guys. So yun guys, unang step, punta lang tayo ng Chrome. Then syempre kailangan nakakonect tayo sa Wi-Fi. Then search nyo lang dito HTTP. Yan. Tester ba lang muna tayo. So yun guys, ito. So itong apps guys ang da-download natin sa cellphone. So bali meron na akong naka-download sa cellphone yan. So hindi ko na siya download. Then after niya ma-download, punta ka ngayon ng phone. Okay. So yun guys, after niya ma-download, punta ka ngayon ng phone. Open nyo lang yung HTTP. So yan guys, open HTTP. After open guys, may makikita kayong link. May makikita kayong link na HTTP 192.168.110.8080. Then copy nyo yung guys. Copy nyo siya tapos send nyo ngayon guys. Copy nyo siya. After nyo siyang i-copy, siguro i-send nyo siya sa messenger nyo para makapipaste nyo siya. O pwede nyo naman, basta i-send nyo siya sa email nyo para makuha nyo yung ano, para hindi nyo na siya i-copy. Then after nyo siyang i-copy, ayan guys, na-copy na natin siya. Pero pag na-copy nyo na siya guys, pwede nyo lang i-click, yung makikita kayong start dyan sa may apps ng HTTP. May makikita kayong start, then click nyo na yung start pag na-copy nyo na. Start now. Then nakapin nyo na siya, di ba guys? Then punta na kayo ng Chrome ngayon. Punta na kayo ng Chrome. Then oops, wait lang. After nyo siya makapin, di ba, galing sa cellphone, pupunta tayo ngayon sa True Phone sa Messenger. Sisend ko siya sa sarili ko. Okay, send ko siya sa sarili ko. So yun, naisend na siya. Punta natin ngayon yung link. Tayo messenger. Ito. Then, ito yung link na nakikita nyo guys. Ayun yung link. Drag nyo lang siya rito. Kabilang site. Para, ayan o. Nag-start na agad siya guys. So, yan yung phone. Ayan yung screen ko. Ayan kung nakikita nyo. Ito yung camera. Nakikita nyo guys sa laptop. Kung ano yung nakikita ng camera ko, True Phone, andun na rin sa ano, andun na rin sa PC nyo, yung monitor. Then, after nyan guys, ayan, kikita nyo yan guys. So, pwede nyo na siyang ipasok sa so, kung ano, kung may ginagamit kayong software, pwede nyo na siyang ipasok sa, kunyari, OBS. Natin guys. Pasok natin sa OBS.
Kunyari, itong OBS, kunyari, dito kayo nagla-live stream sa OBS. Medyo mabagal lang yung connection. Pero ito na siya, oh. Ito na yung... Ayan siya, guys. Kung nakikita nyo sa monitor, sa PC, sa laptop. Andyan na siya. Ayan na. Then, ayan na. So, ito siya, guys. Hit natin. Medyo ano siya. Galing mo lagi pa. Create tayong bago. So yun guys, kung nakikita nyo guys, nasa napasok na natin siya sa may OBS natin. Then pag in-add nyo lang siya guys, mag-add lang kayo ng scenes, tapos plus ito, pindito nyo to, kung nakikita nyo guys, kung nakikita nyo to, plus add, tapos after nyan, add kayo dito, click nyo window capture, lalabas na yan guys, automatic na yan. Tapos i-ano nyo na lang siya, i-resize nyo na lang siya, usin nyo na lang siya, cut nyo na lang yung nasa ibabaw, pwede rin ganyan, parang yan, pwede rin ganyan para yung lalabas sa live stream nyo hindi na makita yung nasa ibabaw. Basta sa inyo siya guys kung paano nyo siya i-resize, kung anong gusto nyo makita sa stream nyo. Yan. So hindi ko siya mapasok sa ano, hindi ko pa siya mapasok sa ML or sa games kasi gamit ko yung phone ko para sa recording niya. Nire-record ko siya sa phone. So so at least yan, nakapasok na kayo sa ano, sa OBS pang live stream nyo. Pwede nyo na siyang ipasok ngayon ulit sa Facebook nyo. Ito na lang yung Facebook nyo. Mag-live na lang kayo. Then after live, copy link address. Punta na lang ulit kayo dito, guys. Yan, guys. Nakikita nyo yan, guys. Kaya nag-switch siya dyan kasi sinwitch ko yung camera. Ay, yung screen memory natin. Pero pag nagpunta tayo dyan, pumunta tayo sa OBS. Ayan na siya. So, yan yung unang... yung unang tips natin para sa mga streamer. Malaki yan, guys, ha? Malaki yan pag pumasok kayo sa ML. So yan. Tama ko siya. Tama. Tayong ML. Ang ganyan, stretch na siya. Yan. Guys, so kung nagustuhan niyo yung video guys sa screen memory natin, please like, share, subscribe to my YouTube channel guys para marami pa tayong maibigay na tips guys. So supportahan niyo lang ang ating mga videos, then magre-release tayo ng mga any tips kahit sa editing guys,
mag-re-release tayo niyan. Then, yung part 2, guys, na sinabi ko kanina, since na mahaba yung ano, para hindi rin magulo, ipa-part 2 ko na lang siya, guys. Magkagawa na lang another vlog, then i-upload ulit natin siya, guys. So, yun, guys. Please like, share, subscribe to my YouTube channel. Thank you, guys.